Hello guys, good evening, good afternoon, and good morning to all over the world. Ngayon guys, magre-reaction video lang ako dun sa KMGS na napanood ko at sigurado naman na napanood niyo rin. At gusto ko lang talagang mag-reaction lang ako dun sa bata kasi sobrang narelate din ako doon sa aking kabataan noon na siyempre mahirap lang tayo, mahirap lang kami, na bukid din yung hanap buhay ng mga magulang ko, na talagang nakikisaka lang din kami dati. At sobrang narelate din ako kasi kahit hindi lang naman na balalaki na bata, ganun. Pati naman kami mga babae ay kailangan din namang kumilos din at kailangan din pumunta ng bukid. Dati kasi may palayan yung mga magulang ko na sinasaka lang din nila. At kung ano yung gagawin ng tatay ko, kailangan din na gagawin din namin. Bago kami pumasok ng school dati, uutusan ka na magtanim ka muna doon, magbunot ka muna ng mga palay, gano'n. Yung school mo, dadaanan mo lang papuntang palayan. Tapos, pag-uwi mo yun, putik na putik ka na kasi nga galing ka sa, putikan. Galing ka doon, nagtatanim. Siyempre, bata ka pa noon, nahiya ka sa mga kamag-aral mo, mga classmate mo, kasi nga, pasok ka na, tapos ganyan pa rin itsura mo, diba? Tapos, kahit malapit yung bahay namin sa school, lagi kaming late, kasi nga, inuuna namin yung pagtulong, yung utos ng magulang namin, kasi nga, ang hirap din, diba? Maliliit pa kami dati, tapos, wala namang ibang utusan, wala namang ibang katuwang ng tatay ko, kundi kami lang din. Kaya, yun, kaya na-relate din ako sa gawa ng bata. Kaso lang, itong bata na itong si Ricky ba yun? Sobrang nakakaawa din kasi wala siyang magulang na nagagabay sa kanya. Wala isang magulang na napagsumbungan sa kanyang mga sakit, mga hinaing. Ganun, sobrang sakit lang din ba isipin. Nakakaawa siya. Nakakaawa talaga siya, guys. Sana, ganun yung hirap na nadaanan niya. Lalo na yung pag-araro niya na ang late-late niya pa. Marunong na siya mag-araro, di ba? Gawain ng malaking tao lang. Gawain ng mga maano na yan. Gawain ng tatay natin. Pero wala. Ginawa niya para sa pamilya niya. Para mabuhay sila. Ganun, di ba? Ang hirap, guys. Nakakaiyak isipin, parang naiyak ako na balikan yung mga nakaraan, balikan yung mga nakalaan natin. Ang hirap isipin, guys, na ganun ang mangyayari sa mga batang dapat naglalaro pa yan. Kaya swerte ng mga anak natin ngayon, hindi nila naranasan yung hirap na nararanasan ng mga ibang bata. Sila nakapaglaro, nakapahawakan yung ano-anong gusto nila, mabili yung mga gusto nila, diba? Swerte talaga ng mga bata ngayon. Kaya guys, papanood ko muna uli, kasi kahit napanood yun na to, pero mas gusto ko talaga siya paulit-ulitin panoorin. Nakakaawa talaga siya, guys, para hindi mo ma-explain yung ano niya. Yes. Muna. Animal, hindi pala nalikot. Gagawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Ayun guys, ang hirap nang wala kang magulang sa tabi, wala kang magulang na pagsabihan ng mga sakit mo, naramdaman mo, di ba?
Ang hirap ng ganun tapos ayan, iniisip niya pa kung paano niya pakainin yung pamilya niya, paano siya makatulong, di ba? Kaya nagsisikap siya mag-araro, umaga, araw-araw yan, guys, para lang may makain sila. Napakahirap ng ganun. Hindi ba naawa yung magulang ng ganun? Hindi ba naawa sa kanya? Ay, naku, Diyos ko po. Diyos ko na, ma'am, dahil napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila, anong swerte nila. Tama. Tama talaga. Tama yung sinabi niya na yung ibang bata marunang sumagot sa mga magulang ang swerte nila kasi kung ano yung mga hinihingila, nandyan agad. Kung ano yung mga kailangan, nandyan agad. Tapos wala na ibang ginawa kundi maglaro ng maglaro. Wala, gala ng gala, barkada ng barkada doon. Pero siya wala ang ibang iniisip niya yung makapagtrabaho siya para may makain sila. Diba? Napaka-responsable talaga itong bata na to. Napakabait, guys. Na sana matulungan siya at marami pang tutulong sa kanya. Sobrang nakakaawa. Sobra talaga. Dahil may nanay sila tatay. Tapos inensulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakasulat na po ako sa mundo. Dahil hindi ko po sinasalita ang aking nanay at tatay ng masakit. Wala na po kaming chance magyaman sa mundo. Dahil ang amin lang po sa isang araw, makakain ng katatlo ko, ma'am. Kay Bugbog, ma'am, kung ay kakwarta, di mo makapagbakal. Ayan, guys, diba? Ang hirap. Pag wala ka talagang pera, tama naman siya kung wala kang pera. Wala kang mabili, wala kang makain, diba? Kailangan mong sumikap, kumayod. Kaya yan ang ginawa niya. Kaysa murang edad niya, ginawa niya para lang sa pamilya niya, guys. Kaya sana maraming tumulong sa kanya. Matulungan siya, guys. At ito, kahit na napanood na to sa Kimsis, pero really talaga ko nito na nakakaawa at na-try ko rin naman itong ganitong gawa. Eh, hindi naman yung pag-araro, pero yung sa nabilag ka sa init, diba ang hirap ng guys sa kabataan mo, hindi mo makayang isipin na ganun pala ang buhay. Sobrang hirap. Sobra talaga, guys. Kaya dito ko na lang tapusin ang aking reaction video. At sana naintindihan nyo, guys. Bye-bye. Ayan, guys. May nagbigay sa kanya ng kabayo. Ayan, o. Oh, ang swerte naman. Ang galing naman. Napaka-busilak talaga ng mga kababayan natin. At binigyan siya ng kabayo. May kasama pang anak. Talagang tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa talaga siya, guys. Ayan, o. Oh, talagang may, ano na siya. Yung kabayo niya, pwede nang palitan, di ba? Nakakatuwa talaga. Tangin, ganyan talagang masaya ka rin na sa nangyari sa kabuhay niya ngayon kasi maraming tumulong, maraming nagbigay ng tulong sa kanya at talagang malaking ano na yun sa kanila. Hindi na siya maghihirap sa pag-araro araw-araw kasi yun nga, marami na siyang pwede pag-aabalahan. May mga kambi na binigay sa kanya, mga sisyo, di ba? Yun na lang alagaan niya kasi sa hirap ba naman ang pag-aararo eh. Good luck, boy. Talagang deserve yan sa'yo. Nakatuwa lang talaga. Ayan, guys. Ayan. Tuwang-tuwa siya, di ba? Sinakyan na yung kabayo niya. Talagang napakabilig na mapaano ka talaga sa bata na to eh, no? Hindi ka manghinayang magbigay kasi talagang ano niya, no? Talagang tuwang-tuwa siya, di ba? At mahal na mahal niya yung mga alaga niya. Lalaking ano to, matalino tong bata na to. Sayang lang talaga na hindi na...